Magandang umaga sa lahat. Again, welcome sa ating panibagong video. Sa video natin na to guys, maglalantag lang naman ulit tayo ng fiber. Kaso nga lang, may konting upgrade tayong gagawin. Ang isa na doon is, dumating na yung ating notice to proceed or yung ating joint pool agreement from our electric distribution utility dito sa lugar namin. Meaning, makakapaglatag na tayo ng ating cable doon sa mga puste nila. Okay? Kasi dalawang puste yung dadaanan natin papunta doon sa point B ng ating connection. Okay, yung site na yun is nandun yung aking mga pisunit. Since malapit nang mag-operate ulit yung factory, yung Crystal, siguro end of the month ng November or December. Currently, may connection naman doon gamit yung wireless bridge natin na Compass. Pero we all know naman na hindi yun stable since wireless. Not like kung ikumpara talaga natin sa wired. Gagamit din tayo ng bagong AC connector, yung medyo butterfly na itsura. Okay naman tong ating AC connector na ginamit nung una. Yun nga lang, na-experience ko, konting galaw mo lang sa kanya, naapektuhan yung quality ng speed or yung quality ng link. Kaya magta-try tayo ngayon ng mas mahal pero mas quality na AC connector. Siyempre, ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya i-terminate. Then, first time din natin gagamit ng optical power meter. Itatry natin kung paano nga ba ito gamitin. Disclaimer lang, hindi po ako expert sa paggamit nito. Search lang din ako sa Google kung paano nga ba siya nag-work. And then, instead nagagamit tayo ng media converter from point A to point B, iba na yung gamit natin ngayon. Mayroon na tayong fiber switch, which is sa point A natin, fiber switch siya, din sa B, media converter, ganito. So, ganito yung itsura niya. Mayroon siyang 6 na fiber ports. Pero yung 6 na yan, magkakaiba po yan. Yung 1, 2, 3 is A. Then, yung 4, 5, 6 naman is B. Yun. So, before tayo mag-proceed guys, syempre, shoutout muna natin yung ating malulupit na mga kapis Wi-Fi. Unahin na natin si Sir Terkey Eusebio. And then, kay Jorge TV. Next natin is Sir JC Candelaria from Nueva Ecija. So, shoutout po sa iyo, sir, at sa lahat ng taga Nueva Ecija. Next shoutout naman para kay CK TV from Valencia City. And last but not the least, kay Sir GM Lubang from Ormoc City. Shoutout po, sir, at sa lahat ng mga taga Ormoc City. And then, i-announce na din natin yung winner natin ng 100 LUD every video upload natin. So, yun nga guys. Samahan nyo ako sa video natin today. Medyo na-excite tayo at kinakabahan din konti. Since delikado yung paglalatagan natin ng ating fiber cable, nangunguryente. So, hopefully, okay ang lahat hanggang sa matapos tayo. At umpisa na natin guys ng makarami. Okay guys, i-share ko lang sa inyo paano ang ginagawa kong pag-terminate nitong AC connector na to. Gamit yung kanyang guiding reel na napakaganda at napaka-accurate. So far, in my experience, gamit yung ganitong AC connector, napakadali lang mag-terminate. At less worry or hassle na kung tama ba yung sukat ng pagkakaputol natin, kung akma ba or eksakto lang sa AC connector. So, walang ma-worry na ganun kasi talagang super accurate niya. And then, may built-in pambalat na rin siya dito. Ano bang tawag doon? Na hindi na natin kakailanganin to. Compare dito sa unang AC connector na ginamit natin, di hamak na mas maganda tong gamitin at mas maganda yung result. Okay, so pero gumagana to guys. Yun nga lang, kailangan mo lang ayusing mabuti yung pagkaka-terminate sa kanya. At nga pala, hindi ko napakita sa previous video natin, pwede pala tong tanggalin kahit nakadikit na to sa fiber cable mismo. Yan, hilain lang natin tong blue na to. Yun nga lang, make sure na walang may iiwan ng fiberglass sa loob or maputol or mabasag kasi yun, hindi na siya magagamit. Okay, and then dito sa cleaver natin na ginamit nung una, pwede pa rin natin tong gamitin, syempre. Ang gagawin lang natin, tatanggalin natin tong itim na to. Yan, so may screw siya dito. Yan, screw lang natin. Yan. Okay, so ganyan na. Nga pala, kung may mga pira-piraso kayo o retasong fiber cable, huwag nyo itapon yung messenger niya guys. At gamit na gamit pala yun. Ito, yung parang alambre niya. Kasi pwede natin itong gamitin later on kapag naglalatag na tayo. Pwede natin itong gamitin pangtali sa mga puste or puno. Then doon natin ilalagay yung ating kanito clamp. Ang advantage nito kaysa sa alambre, ang alambre kasi madaling kalawangin. So ito siya, since may parang plastic siya na cover dito sa ibabaw niya, siguro matagal. At saka matibay guys, matibay siya.
Marami akong nasayang nito, pinagtatapon ko lang. Later ko nang nalaman na pwede ko pala siyang gamitin. So ngayon sa paglalatag natin, ito yung gagamitin natin. Kung bibili ka pala nito, siguro minimum 10 para meron kang guiding reel na kasama. At syempre, I highly recommend na dun kayo kumuha kay Sir Harley Ong. Sa kanya ko ito nabili. So ilalagay ko na lang sa description sa baba yung Facebook account niya. Try nyo na lang siyang i-PM. Okay, so umpisa natin guys. Ganun pa rin. Gamit itong plies na to. Hindi talaga ito mawawala. Then isasagad natin siya dito guys. Sa pinakadulo mismo. Yan. Then agat. Then hila. Yan. And then, sa ating AC connector, meron itong kasama na ganito, clip, na kulay orange. Ilalagay natin siya dito sa dulo ng fiber cable natin. I don't know kung tama, pero ang ginagawa ko is itong pula. Ito yung ilalagay natin sa ilalim, ganyan. Okay? Yan. Swak na swak yan siya dyan, guys. So, may kunting allowance lang siya sa dulo para maipit lalo yung ating wire. Then, yun na. Isara na natin. Okay, so may arrow siya dito. So, tandaan nyo lang yan at magagamit natin yan mamaya, yung arrow na yan. And then guys, kailangan nating balatan. Tanggalin natin itong blow na to. Then, yun nga. May pangbalat na itong guiding reel na to dito. Then, itong arrow natin na to, yun yung papasok natin. Yan. Okay, so shoot na shoot siya. Then, ipitin nyo lang dito guys sa dulo. Then, hilain nyo dahan-dahan pababa yung cable. Ayan, so tingnan nyo, diretso. Hindi na tayo mag-worry na maputol yung ating glass kapag ginagawa natin to. Night like dito na lagi akong napuputulan. Okay, so gamit to, wala. Basic. Napakadali. Then, tsaka natin punasan ng tissue. Okay, with alcohol. Okay, so ngayon naman, ipuputulin na natin itong sobrang fiber cable. Gamit pa rin itong ating guiding reel. So, dito yung pang balat. Dito naman yung pang putol. Yan. So, same yung arrow na yan. Ganun pa rin. Yan yung nakaharap din. Ilagay lang natin siya dyan. Hindi ba? Akma na akma. Okay, then tsaka natin siya ilagay sa ating cleaver. Ipapatong mo lang yan sa cleaver. Sagad mo lang. Yan, ganyan. Okay, then putulin na natin. Okay, so yun, putol na. Kita nyo guys, napaka-accurate niya, pati yung blue na balat hanggang doon lang talaga siya sa dulo. Tapos yung sobra na yan, yan na yung ikakabit natin sa ating AC connector. Then dito naman sa ating AC connector, din may orange din dito. Hilain lang natin to guys. Yan, hilain natin ng ganyan. Again, itong arrow natin na to, ayan. So dito sa orange, patong lang natin siya dito guys. Ayan o. Yan, so, shoot na shoot yan siya. Tsaka natin dahan-dahan itulak, papasok. Yun o, tingnan nyo. Ayun. Tingnan nyo guys, kapag nasagad na siya, may kunting bend yung ating fiber cable sa load. Saktong-sakto na yan. Okay? Then close lang natin siya. Yun. So, di ba? Then ito yung lock niya. Hilain lang natin to guys, pataas. Ito. I-DA natin, din hilain natin. Yan. Yan. So, medyo tutunog siya konti. Meaning, nag-lock na siya. Then, tanggalin natin to. Itulak lang natin pa ganun. Para mag-loosen. Yun. So, meron ka ng terminated na fiber cable. Not like sa isang to, na parang hindi siya ganun kakapit na kapit. So, ito siya secured na secured. Okay. So, kung gusto mo naman siyang tanggalin, kailangan mo pa rin to. Then, ibalik mo lang siya, ganyan. Then, i-DIN mo. Then, tulak mo lang ulit. Yan. So, naka-unlock na yan. Pwede mo na ulit tanggalin yung cable. So, ganyan lang, guys. Then, ang isa pang gagamitin natin sa video na to is itong optical power meter na to. Ito yung parang nagsusukat ng power ng ating fiber cable from source. Kung gaano ba kalakas yung signal na tumatagos. So, itatry natin yan mamaya, guys. Gratis tak?
So ayun guys, dito tayo na pusti magsisimula. Yan. Papunta doon sa kabilang pusti na yon. Yun yung connection natin din. Papasok na sa bahayan. So yan nga. Currently, yan yung means ng connection natin. E130M papunta sa bahay. So makikita nyo yung mga puno na yan. Yan yung harang. Kaya hindi stable yung connection niya. Kaya papalitan natin siya ng fiber. Yan o, yan yung mga piston units natin. Meron pa dun sa taas. So hindi pa siya nag-operate ngayon kasi hindi ko pa siya nasikaso. Tapos nating ilatag yung ating fiber cable at sobrang init. Mamaya, i-crimp na natin bawat dulo at ititest na natin. At susubukan natin gamitan ng optical power meter kung kumusta yung reading niya. Pero ngayon, since tanghali na, kakain muna kami ng misis ko at ayan, hindi na siya gumagalaw sa gutom. Pagod na pagod. Tapusin natin mamaya. Siguro mga 3 or 4 p.m. yung hindi na masyadong mainit. Okay, pahinga muna tayo saglit at to be continue mamayang hapon. Nakabit na natin yung ating jacon dito sa ating tindahan or sa pwesto ng ating pisunit. Ngayon, balik tayo sa bahay at i-test natin yung optical power niya. Kung ilan yung reading natin gamit yung optical power meter. Okay guys, before tayo mag-start gumamit ng optical power meter, meron lang tayong mga bagay na dapat tandaan. So maraming way para ma-check natin yung link ng ating fiber cable. Mayroong OTDR, which is medyo complicated na siya, pang master na lang yan. Ang gagawin lang natin is yung simple lang. I-check lang natin yung output power ng ating cable. Para magawa natin yun, syempre, kailangan nating malaman kung ano yung source ng ating cable. So, sa case natin, yung power source natin is yung media converter side B na nasa tindahan. So, ang need natin malaman ngayon is kung ano yung wavelength na gagamitin natin na pangsukat. At saka kung ano yung maximum at minimum output power ng device na yun. So, ito yung exact model ng ating media converter, HBT3100. Punta agad tayo dito sa specification. So, ito yung gamit natin guys, itong good for 25 kilometers na media converter. So, nandito yung equivalent wavelength niya. Kung ang power source natin ay A, ang kailangan nating wavelength is 1310. Tapos kung ang power source naman natin is B, ang wavelength naman na gagamitin natin is 1550. Okay, so ano ba yung power source? Yun nga, nakasaksak doon yung kabilang dulo ng fiber sa media converter side B. Then dito sa kabilang dulo naman, doon natin isasaksak yung ating optical power meter. Ang source ngayon ng ating power is yung media converter B. So since B yun guys, so ang gagamitin nating wavelength is 1550. Ngayon naman yung TX power, yung maximum at saka minimum. Ito yung minimum power na kailangan natin, negative 14, at yung maximum naman is negative 6.
dito natin malalaman gaano nga ba kalakas yung ilaw na tumatagos doon sa magkabila ang dulo ng ating fiber cable. The more na malapit sa zero yung value na nakukuha natin, tulad ganito, negative 6, yun daw yung maximum power, so mas maganda. Itong negative 14, which is ang minimum, so medyo pangit or low quality yung link. Ang target natin ngayon is makuha natin yung negative 6 or the more pa. Yun nga, yung pinakamalapit sa 0. Okay, so tingnan natin kung ilan yung makukuha nating power. So yun guys, nandito na yung ating optical power meter. Since yung media ko natin is B, so ang gagamitin nating wavelength is 1550. Gamit yung media converter na yun, dapat at least ang maximum na power na makukuha natin is negative 60 and above. Kasi yun yung maximum output power niya. Okay, so isaksak lang natin to dito. Okay, nakasaksak na yun doon sa tindahan. Tingnan natin. Ayan. So, tignan nyo guys, negative 4 lang yung nakuha. Meaning, swabbing-swabbing yung ating cable. Napakalakas. So, again, yung maximum power niya is 0 to negative 6. Pero yung nakuha natin is negative 4. So, maganda. Ngayon, i-confirm muna natin siya kung ilan yung speed na makukuha natin. Fiber versus yung previous natin na gamit na compass through wireless bridge. Okay, so balik ulit sa tindahan. Pero ito, isasaksak na natin to dito. Para pagdating natin doon, meron ng internet. Galing sa ating fiber line. Okay guys, tara. So currently guys, nandito yung source ng ating internet sa compass na PoE adapter ito going to our switch. So ito mga client natin to sa PPOA. Dito pa yung ating fiber, hindi pa natin siya nilagyan ng RG45. So ititest muna natin yung speed galing dito. Tingnan natin kung ilan. So saksak lang natin. Putulin muna natin saglit yung internet ng ating mga clients. Okay. Maglagin tayo sa ating hotspot. Meron ako ditong admin na account na ginagamit. Pang test ko ng speed. Okay, ayan guys. Connected tayo. So, speed test tayo guys. Again, ang source nito is compass through wireless bridge. Tingnan natin kung ilan yung speed. Yan yung speed niya. Okay, so nasa 14 lang yung download. 7, 14, 16, 20, 24 naman yung upload. At kapag masama yung panahon, mas malala pa dyan. Kaya hindi siya stable kapag wireless. Kaya pinalitan natin siya ng fiber. Dito naman tayo sa fiber ngayon. Lipat naman tayo sa fiber. Tingnan natin. Yan, saksak lang natin dito to. Okay, yan, nakasaksak na. So, merong internet. Kapag umiilaw yung anim na yan, meron po yung internet. Speed test tayo ulit guys. Okay. So tingnan nyo guys ang pagkakaiba ng speed from 14 to 30 plus. Okay. So ganun po kaganda yung wired kaysa sa wireless. Kaya minabuti ko talaga siyang palitan. Sinin yung upload natin oh. Ang taas. Yan siya guys. Di ba ang lupit? Pilitin natin. Again, naka-fiber na to. O, tingnan nyo guys. Oh my goodness. Palong-palo talaga siya. Kung ilan yung halos speed na nakukuha natin doon sa ating hex, ganun din yung nakukuha natin dito. Ang distance nito guys, mga nasa 130 plus meters from bahay. Okay. So ngayon, magre-retire na yung ating compass. Ipo-pull out na natin siya. Instead, gagamitin na natin siya ng fiber cable. I-arrange lang natin yung ating media converter para hindi siya nagagalaw-galaw. Same sa bahay, ipa-final din natin yung setup doon. And success na naman ulit yung ating deployment gamit yung ating fiber cable.
So, ayan guys, yung ating fiber switch. Yan yung itsura niya. So, ito galing to doon sa Microtech mo or switch or kung ano mang source ng internet mo. Then ito, for example, magdadagdag ka ng ganitong switch din. Dito mo lang lagyan ng another patch cable. Papunta naman sa kabilang switch. Tapos na ating ma-set up yung ating pangatlong fiber line. Going doon sa ating kabilang pwesto na nandoon yung ating mga piso net. Okay, parang substitution na rin natin doon kasi may mga subscriber din tayo doong PPOA. Ayan po yung ating fiber line going sa poste na yan. Ayan, dito siya lumusot. Okay. So, nagluluto po yung misis ko at nakakagutom mag-set up. Okay, so hopefully guys, may natutunan na naman kayong bago sa ating video today. And that's all for now. Kita-kits na lang po ulit tayo sa susunod nating video.